Mula nung nag-upgrade ako ng shop, nag-upgrade ako ng table, ng mga monitors, hindi man ganun sobrang daming tao, pero yung traffic talaga ng tao, yung volume ng print, tumaas din, at nakatulong kahit papano. Malaki yung nilabas ko, siguro kung kakalculatein lahat to, siguro mga 50 yung nilabas ko dito lahat-lahat. So, shop update lang guys. Ito, working naman. So, sarado lang alam yung shop ngayon. Pero, nakapaglinis na rin naman ako. Gumagana naman yung mga units. Wala naman nagiging ganun problema. Tapos, ito. Yan. Additional na 6 na unit or 6 na workstation. So, last week, di ba sabi ko sa inyo, ito palang yung gumagana. So, ngayon, napagana ko na rin itong additional na 2, pero ito nga yung list na hindi ko siya mapapagamit kasi wala nang space yung talikuran, wala nang makakapunta dito sa server para magpa-print. Yon. Pero if in case lang na sobrang puno, dun lang siya mapapagamit. Ganun talaga eh. Eto. Bali, nakita ko siya sa isang computer shop na gumagamit ng ganyan. Then, chinek ko sa Shopee. Tapos yon, mura lang siya. 250 pesos lang din yata siya. So, kinuha ko na siya. Binili ko na siya. Yan. So, ano bang ginagawa niya? So, parang external na ano siya, power. Instead, napipindutin mo siya dun sa CPU. Instead, napipindutin mo siya dun sa CPU, dito mo na siya pipindutin. Or if you need to reset, ito na rin siya. Tapos, meron niya rin siyang saksakan. Ito, 2 USB port. 2.0 lang naman din. Tapos, dito naman sa kabila, ang ano yan, tawag dito, para sa audio at saka sa mic. So ito, itong wire na to directly tatanggalin mo yung pins dun sa motherboard na kung saan nakasaksak yung switch ng power at saka ng reset at saka itong USB. So ito, try natin. So pag pinindot mo yan, yan. So iilaw siya. And then magbubukas na itong yan. Itong mga monitors. Hindi. I mean, mag-open na yung unit. Ang bala ko sana, susunod na bibiliin ko para dito sa shop, is yung lalagyanan ng headset. Kasi, for now, yan, ganyan ang itsura ng workstation. Yung headset nakalagay sa monitor. So, katulad na ito. Yan. Diba? Yung mga headset nakalagay sa lagi sa monitor, which is hindi ganun kaayos. Yeah. Ito may gumamit pa kagabi. Hindi na rin inayos, di ba? Pero at least, ewan ko ha, kung may lalagyan na ng headset, medyo mahal kasi may kamahalan around 160 pesos. Pero kung meron nun, di ba, mas maganda yung setup ng ano, setup ng computer. Ayan. So, nagbukas na siya. Ah! So, ito pala. Ayan. Kung mapapansin nyo, nakalagay login failure. Sinetup ko kasi lahat ng computer dito na hindi siya mabubuksan between 12 midnight hanggang 7 a.m. Kasi yung anak ko pumupuslit. Pagtulog na kaming mag-asawa, ayun, pagtulog na kami, doon siya pumupuslit, bababa siya dito sa shop at dito siya magko-computer hanggang umaga. So, might as well, ilock ko na lang yung mga computer para hindi na siya makapaglaro. Yun.
So yun, ang tawag dyan ay external, ang tawag dyan ay external CPU switch. So meron yan sa Shopee at sa Lazada, check nyo na lang. Pero pinakamura niyan sa Shopee, 250 pesos. Check nyo na lang. So meron din akong isa pa dito. Kasi ito naman yung 2-in-1. Yan. Tapos, eto. Ito yung server ko ngayon. Kung mapapansin nyo rin nga dati, isang mahaba itong diretso. Tapos, hinati ko na lang siya sa gitna para mailiko ko yung kalahate. Tapos, same naman din yung setup namin. Same din naman yung setup ko sa server. Hindi pa rin naman nagbabago. Ang ginagamit kong CPU is yung Mac Mini pa rin. Then, nakakonect isang monitor. Printer namin itong dependable na Epson L120. Tapos, itong black na pang-print din namin. Pang-print at saka pang-photocopy na Epson M200. So, dito pa lang, medyo sulit na sila. Dependable talaga itong mga to. Tapos, I'm not sure kung na ilabas ko yung vlog ko about this one. So, ito yung heavy duty naming laminating machine. Yun. And then, yan. Kung mapapansin nyo, yung LCD screen na yan, pinala ko talagang nakabukas yan lagi kung show ng ads. Later on siguro, pag fully set up na, yun dito bakante pa rin. Pero nakapagpagawa na kami ng ilalagay naming poster dyan. So, sa Tuesday daw siya i-release. Medyo marami lang siya, ngayon. Marami lang silang pagawa. Tapos, yan, medyo nagkabagsakan na. Pero ayusin ko na lang yan. So, eto, siguro magpapalit kami ng model. Kasi ako yan eh. Pero yun. Pero eto naman, pinapakita lang yung sizes ng mga pictures na piniprint namin. And then yung pressure. So basically, that's it. Ah, yung bike ko. Yung bike ko, linis din nandyan, tinanggal. Nilagay na lang dun muna para nagagamit din. Pero once na okay na yung garahe namin, doon ko na sa garahe ilalagay yan para hindi na nakakasagabal dito. So basically, that's it for now. All I can say is, mula nung nag-upgrade ako ng shop, nag-upgrade ako ng table, ng mga monitors, hindi man ganun sobrang daming tao, pero yung traffic talaga ng tao, yung volume ng print, tumaas din, at nakatulong kahit papano. Malaki yung nilabas ko, siguro kung kakalculatein lahat to, siguro mga 50 yung nailabas ko dito lahat. Syempre kasama na yung CPU. Kasi sa CPU pa lang nasa 20-25 na yan. Monitor pa around 18. O more than 50,000 na yung nailabas ko dito sa pagre-renovate lang ng shop. Tsaka yun, pagpa-upgrade. Pero I think it's worth it. Kasi like yung CPU na to, yan. Ginagamit din kasi namin yan sa pag-e-edit minsan. So, sa gabi, yun nga, kailangan ko na mas mabilis na computer na pang-edit. So, nagagamit namin yan. So, multi-purpose siya. Hindi lang siya pang-shop, panggamit din namin kapag sa gabi na, kapag kailangan ng gabi. Tapos, yung wife ko rin naman, ginagamit din tong unit na to kapag nagtatrabaho siya. So, pinapalitan na lang niya yung login niya. So, multi-purpose, kahit papano, kung pwede nga mag-call center, pwede na siguro mag-call center dito kahit ganyan lang yung unit eh. Ayun. So, for now, yun lang muna. May nakalimutan pala ako. Itong aming exhaust fan, yan, kung mapapansin nyo, hindi siya gumagana ngayon. Hindi ko alam kung bakit. Hindi ko alam kung ipapatingin ko pa yan
o papalitan ko na lang ng isang buo. Mura lang naman kasi yan, less than 1,000 lang yan. So, siguro, baka palitan ko na lang. And then, yun lang. So, stay tuned kasi nga, pag naikabit ko na to, yung poster dito, videoan ko ulit yun, papakita ko sa inyo. And next week ulit, magkaroon, next week ulit, and next week ulit, magbibigay ulit ako ng status update dito sa shop. So, again, thanks for watching, guys. If you like this video, hit the thumbs up. If not, okay lang naman. And also, yun lang, please continue to support me by subscribing to my channel by clicking the subscribe button and also the bell button sa tabi na subscribe para makareceive kayo ng latest notification sa lahat ng upload ko. Again, guys, this is Pat Quinto and you're in Pat Quinto's Review TV. Bye-bye!